Nakaupo sa harap ng office table niya si Sian habang tulalang nakatitig sa kanyang laptop. Naroon siya sa opisina ng SMC Corporation, isang kilalang liquor manufacturing doon sa Florida na namanan niya mula sa yumaong mga magulang. Tila kinukuyumos ang puso niya habang umukilkil sa kanyang kukote ang nangyaring inkwentro noon sa lumang headquarter ng ahensya ng kanyang ama. Tila isa iyong bangungot. Hindi ka dapat nagpunta rito, Sian. Mapapahamak ka lang, sabi ng bodyguard niyang si Sancho. Pilit siya nitong pinipigilan sa pagsugod sa kalaban. Naroon na sila sa entrada ng gusali ng sirain ng tauhan ni Leonardo ang tarangkahan. Pinatatakas na siya ni Sancho pero nagmamatigas siya. Pabayaan mo ko, Sancho. Ang lakas ng loob nila na lumusob sa teritoryo ko, asik ni Sian. Itinulak siya ni Sancho. Hindi mo kilala si Leonardo, Sian. Kapag nalaman niya na ikaw ang nagpadala ng espiya, papatayin ka niya! Nagpupuyos ang damdamin ni Sian habang iniisip ang ginawa ni Leandro sa kanyang mga magulang. Hindi siya nakahuma nang gapusin siya ng isa sa kanilang agents. Saktong nakapasok ng mga kalaban, hinatak siya ni JR patungong exit. Nagpumigla si Sian ngunit natigilan siya na makita si Sancho na nahuli ng tauhan ni Leonardo. Dumating ang leader ng grupo, si Melo, ang half-brother niya na anak ng kanyang ina kay Leonardo. Isang beses ni Sian ito nakita sa Pilipinas dahil may negosyo ito doon pero hindi sila personal na nagkakilala. Naikuwento lang ito ng kanyang ina. Samantalang litrato lang ni Leonardo ang nakita niya. Mula sa rehas ng pinto ng exit ay nasisilip ni Sian ang mga kalaban. Dumating din si Leonardo dala ang kumikinang nitong samurai. Nakadapa na sa saig si Sancho habang inaapakan ni Melo sa likod. Where's your boss, Sancho? Gigil na tanong ni Leonardo kay Sancho. Nakatutok ang dulo ng samurai nito sa leeg ni Sancho. Duguan ng mukha ni Sancho matapos bubugin ng tauhan ni Leonardo. Nothing. I just came here to stop the group who wants to kill you, palusot ni Sancho. How did you know that there's someone who wants to kill me? Hindi sumagot si Sancho. Umapela naman si Melo. Umamin ka na, singhal nito. Nakadin pa rin ang paa sa likod ni Sancho. Mas matanda ng 2 taon kay Sian si Melo ayon sa kanyang ina. Naipanganak ito bago iniwan ng kanyang ina si Leonardo sa unang pagkakataon bago sumama sa kanyang ama. Ito ang dahilan kung bakit gusto pa rin balikan ng mami niya noon si Leonardo. His traitor dad. Tauhan ni Romualdo si Sancho sa Pilipinas. Nahuli ko silang nag-uusap nang magmamanman ako sa kumpanya ni Romualdo, ani ni Melo. But Romualdo is dead, pasek ni Leonardo. But I think someone is helping Romualdo's family to claim justice. We need to stop them. At itong headquarter ni Romualdo, training ground lang ng agents nila. Malamang meron silang opisina at doon nagmula ang espiya. Naisahan tayo, tumawa si Leonardo. Hindi yata niya ako kilala. Walang kahit sino na magpapabagsak sa akin, pagyayabang nito. Dinuro nito si Sancho. Pinagkatiwalaan kita, Sancho. Nagsilbi ka sa akin bilang espiya ko sa Pilipinas. Pero ano to? Now, tell me who the hell sent the spy on my territory. May gigil nitong kastigo kay Sancho. Idiniin ni Leonardo ang dulo ng samurai sa noon ni Sancho. Hinatak naman ni Melo si Sancho paluhod at kinapa ang katawan nito. Inilabas nito ang wallet mula sa bulsa ng pantalon ni Sancho. May litrato itong nakuha. Is she your daughter, Sancho? Tanong ni Melo kay Sancho. No! Mariintanggi ni Sancho. Stupid! Singhal ni Melo. Sinampal nito si Sancho. Nakasulat sa likod ng litrato ang pangalan niya at walang duda dahil kamukha mo siya. Heto pa, may isa pang litrato na ilabas si Melo. Magkasama kayo rito. Anak mo nga siya. Ngumisito habang nakatitig sa litrato. Please, huwag ang anak ko! Samo ni Sancho. Nanginig na sa takot. Now, tell me who your boss is. Nang gagalaiting sabi ni Leonardo. Nanginginig ang kamay ni Sian. Nakokonsensya siya. Tama si Sancho, walang pakialam sa buhay ng tao si Leonardo. Gusto pa atang idami ang anak ni Sancho na babae. Hindi kakayanin ng konsensya ni Sian na mapahamak ang dalaga dahil sa palpak niyang plano. I want this girl. I'll call my men from the Philippines to get her, ani ni Melo. Please no, my daughter is innocent. Patayin niyo na lang ako, pagmamakaawa ni Sancho. I'm not interested in your life, Sancho. I want the man who planned to kill me.
I won't kill you until you tell me the truth. Your daughter will sacrifice her life. Mamili ka. Ang magsasabi ng totoo o ang buhay ng iyong anak. Balisang-balisa na si Sian. Gustong-gusto niyang lumabas sa kanyang lungga upang harapin ang mga kalaban, ngunit ayaw siyang pakawalan ni Junior. Just tell me the truth, Sancho. Wala bang halaga sa iyong anak mo? Huwag mo kong alalahanin. Mapuprotektahan ko sarili ko. Ipit ang tinig ni Siang sabi. May dalawandi pang layo niya sa mga ito. Nanlumo siya nang hindi pa rin sinabi ni Sancho ang totoo. Tinadya ka nito ni Melo sa sitmura. Tumalsik si Sancho malapit sa kinaroroonan niya. Nagawa pa nito magsalita. Husto lamang na marinig niya. Bahagya niya nahilang pinto kaya nakita siya nito. Tumakas ka na. Pakiusap. Kukunin mong anak ko. Protektahan mo siya para sa akin. Mahinang sabi ni Sancho. Nilapitan pa ni Melo si Sancho at inakay patayo. Igapos ito at isakay sa kotse. Dalhin siya sa headquarter. Utos nito sa tauhan. Inuusig ng kanyang konsensya si Sian hanggang tuluyang lumandas ang maninipis niyang luha sa kanyang pisngi. Sa kabila ng panginginig, nanatili siyang matapang. Akmang lalabas siya ngunit tinatak na siya ni JR. We need to go, sir. The rescue team don't receive our call. Sabi nito habang kinakaladkad siya. Nang kumalat ng tauhan ni Leonardo sa gusali, ay sumunod na lamang siya kay JR. Sa pader sila dumaan palabas, ang walang hiyang Leonardo pinasabog nitong lumang headquarters ng kanilang ahensya. Napahigpit ang hawak ni Sian sa lapis matapos muling maalala ang masaklap na pangyayari sa buhay niya. Isang linggo na nakalipas matapos ang pag-atake ni Leonardo sa kanilang headquarter. It's also his mistake and he was desperate to claim justice for his parents' death. It's been 3 months since his parents died and he doesn't believe that it was an accident. An anonymous guy once called him and revealed the truth about the incident. Suddenly, the guy died in the hospital. The day they were planned to meet and to get some pieces of evidence. Nabalitaan na lang ni Sian na aksidente umano ito lula ng motorsiklo. Habang nakarating sa ospital ang lalaki, may nagtanggal ng life support nito. Wala siyang naisalbang ebidensya. Noong isang beses silang nag-usap, sinabi nito kung sinong utak sa pagpapatay sa kanyang mga magulang. Na walang iba kung hindi si Leonardo. Ayon sa resulta ng investigasyon noon, ang dahilan naman ng pagsabong ng kotse na sinasakyan ng kanyang mga magulang ay ang tumagas na gasolina. Pero ang sabi ng informant niya, may nagsindi ng lighter at tinapos sa ilalim ng kotse matapos sinadyang butasin ang tangke ng gasolina. Kasama ng informant ang suspect pero nakonsensya ito kaya nagsumikap na maiparating sa kanya ang totoong nangyari. Inamin ng isa sa agents niya na matagal ng kaalitan ng kanyang ama si Leonardo. Nag-hire siya ng espiya upang manmanan ang kilos ni Leonardo. Ang problema na huli na tauhan ni Leonardo ang espiya niya at naiturong headquarters ng kanyang ama sa Florida na inatake ng mga ito. Mabuti hindi binanggit ng espiya ng kanyang pangalan kay Leonardo. Naalala niya biglang kasunduan nila noon ni Sancho na sakali mapahamak ito sa bawat misyon ay kukunin niya ang anak nito. Ganon din ang kasunduan nito at ang kanyang ama. Pero maliban sa proteksyon ng anak nito, may iba pang kasunduan na nasa kanya kung gagawin niya. Promise, I'll take care of your daughter. Sabi ni Sia ng maalalang habilin sa kanya ni Sancho bago sila naghiwalay. Masama ang loob ni Bella dahil hindi dumating sa college graduation niya ang kanyang ama. 3 linggo na nakalipas magmula noong huli silang nagkita ng papa niya. Nagpaalam ito na pupunta sa Florida dahil sa mahalagang trabaho na inutos umano ng boss nila. Simula noong umalis ang kanyang ama ay sa bahay ng best friend niya siya nanatili. Kasabay rin niyang nagtapos sa universidad sa Mandaluyong si Iya. Nagtapos na siya ng kursong BA Psychology sa edad na 25. Kinagabihan, pagkatapos ng graduation, ay tinawagan ni Bella ang kanyang nobyong si Brian. Gusto niya makipagkita rito dahil hindi man lang dumalo sa graduation niya kahit naroon na ito sa bansa. Nagtataka si Bella kung bakit pinipilit siya ni Iya na puntahan nila si Brian sa bar na pag-aari ng pinsan nito. Bakit friend? Tanong niya. I told you to break up with him. Niloloko ka lang ni Brian. Gigil na sabi nito. Naiinis si Bella sa iginigit nito na hindi na siya mahal ni Brian. Nahuli raw nito na may kahalikang babae sa bar ang boyfriend niya. May pinakita itong litrato pero malabo dahil sa ilaw. Hindi siya maniniwala hanggat hindi siya ang nakakasaksi. Bakit ba ganyan ka sa akin? Sinusuportahan mo pa ba ako? Maktol ni Bella. Sinusuportahan kita sa mga bagay na pinapasaya ka. Pero kay Brian? Not anymore. He's a playboy. A womanizer. Stop insisting that he's an ideal man because you're wrong. You're not an idiot, right? Pumalatak na ito. Naninikip ang dibdib ni Bella dahil sa pinagsasabi ni Iya. Pero mahal na mahal niya si Brian. Ito ang lalaking unang tinanggap niya kahit ayaw ng kanyang ama.
Napilitan siyang sumama kay Iya sa bar ng pinsan nito. Naabutan nila si Brian na kainuman ng mga barkada nito. May katabi itong magandang babae. Nanilim ang paningin niya nang mapansin inakbayan itong babae. Nang makita siya ay kaagad itong tumayo. "Babe, nariyan ka pala. Bakit hindi mo ko tinawagan?" sabi nito. Halatang lasing na dahil namumulang mukha at namumungay ang mga mata. "May 10 tawag na ako sa'yo pero hindi mo sinasagot," asik ni Bella. "Alam mo namang maingay rito," katawiran nito. "Hey, maupo ka muna. Let's talk." Halos hindi na ito makatayo ng maayos dahil sa kalasingan. "Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Alicia is my friend." Defensive nitong sabi, tinutukoy ang babaeng katabi. "Mag-usap tayo kapag naimasmasan ka na. Enjoy your night," wika ni Bella sa kalumisan. Naiinis siya sa kanyang sarili. Hindi niya kaya maglabas ng emosyon sa harap ng maraming tao. She just kept it even her heart was about to explode. Her tears stuck in her eyes. Pagdating sa bahay nila Iya ay hinakot ni Bella ang kanyang gamit saka umuwi sa kanilang bahay. Nagbabaka sakali siya na naroon ang kanyang ama ngunit wala pa rin ito. Nakatulugan na lamang niya ang pag-iyak. Kinabukasan ng umaga ay nagtataka si Bella bakit may itim na kotse na huminto sa tapat ng bahay nila. Nakasilip siya sa bintana ng kanyang kwarto sa second floor. Bumaba mula sa kotse ang dalawang lalaki na parehong nakasuit. Kinabahan siya. Nagsuot siya ng tsinelas at bumaba. Naisip niya baka katrabaho ng papa niya mga ito. Ang sabi ng kapitbahay nila, noong nakaraang linggo para may pabalik-balik na kotse doon. Baka nga kakilala ng papa niya ang mga ito. Panayang dasal niya habang palapit sa gate. Mukhang matitino naman ang mga ito. Namukha niyang isa na matangkad. Minsan na niya na ito nakita nakasama ng kanyang ama. "Sino ho sila?" tanong ni Bella. Hindi pa niya binuksan ang gate. "Katrabaho kami ni Sancho. Narito kami para sunduin ka," sabi na matangkad na lalaki sa gawing kaliwa. "Ha? Bakit?" balis ang tanong ng dalaga. "Hindi pa makauwi ang papa mo kaya nakiusap siya na kami na magsasabi sa'yo. Nais ka rin makausap ng aming boss." "Sinong boss? Si Mr. Romualdo ba?" Napangiwi si Bella nang maalala na patay na pala ang dating boss ng papa niya bago ng boss noon. "Sumunod na lang po kayo sa amin, ma'am," wika na isang lalaki sa kanan. Para maniwala siya ay nagpakita nga ito ng ID na pareho sa papa niya. Hindi naman siya nagduda dahil namukhaan niya ang isa. "Ah, pwede bang maligo muna ako?" ani ang pagkuhan. "Doon na ho kayo maligo sa pupuntahan natin. Magdala ka na lang ng damit," sabi ng matangkad. "Sige na nga, sandali lang ah." Tumakbo siya papasok ng bahay. Nagdala siya ng ilang damit na pamalit. Tiniyak muna niya na nailak lahat ng bintana at pinto. Naikandado niya rin ang gate paglabas. "Saan ba tayo pupunta?" tanong ni Bella nung luna na siya ng kotse. Sa backseat siya nakaupo habang nasa harapan ng dalawang lalaki. Hindi siya sinagot ng mga ito. Papasok na sila sa subdivision sa lungsod ng Makati. Namangha siya nang pumasok sila sa malaking gate. Ang lawak ng lupa ay nasasakupan ng dalawang palapag na bahay na halos salamin ng palibot. Gusto niyang ambience ng paligid. Malamig sa mata dahil sa mga berdeng halamang nakapalibot. Naiilang pa siyang pumasok sa eleganteng salas ng bahay. Sinalubong siya ng dalawang kawaksi at iginiya sa guest room sa may ground floor. Mabuti na lang, may sariling banyong kwarto. Parang pumasok siya sa hotel suite. Nakaayos ng kama na may puting sapin. It was an air-conditioned room, spacious and painted with white from the ceiling and walls. "Magalmusal ka muna, Iha," sabi ng ginang na gumabay sa kanya. Puti ng buhok nito pero tansya niya hindi pa naman katandaan. "Ah, maliligo ho muna ako. Amoy laway pa ako eh," nakangiwi sabi ni Bella. "Ah, sige. Pagkatapos mong maligo ay punta ka na sa dining room. Sasabihin ko na lang kay Sir Sia na naliligo ka." "Sige po. Tawagin mo akong Nanay Luella." Tumango si Bella. Lumabas na rin ang ginang. Curious tuloy ang dalaga sa boss ng kanyang ama. Ang sabi ng papa niya, anak daw nung namatay nitong boss ang pumalit dito. Pero hindi alam ng karamihan na may anak si Mr. Romualdo. For security purposes daw kasi kaya ibang apelyido ang ginamit ng anak ni Mr. Romualdo. Hindi ni Bella maintindihan. Pagkatapos maligo, hinanap niya ang dining room. Nakasuot lang siya ng puting slack pants at pink blouse. Kamamadali niya, tsinelas lang ang kanyang naisuot. Kung sa bagay, hindi naman business related ang paka niya doon. Baka may importante lang nahabili ng papa niya sa boss nito. Iginiya naman siya sa dining room na mas batang kawaksin ng pakilalang si Lomeng, anak ni Nanay Luella. Namangha siya sa dami na pagkain nakahain sa mahabang oval na lamesa. May 14 itong silya. "Maupo ka na at hintayin si Sir,"
sabi ni Lomeng. Sige po, salamat, aniya. Nang umalis si Lomeng ay umpo si Bella sa silya sa bandang kaliwa. Nasa dulo lang may pagkain kaya doon siya pumesto. Gutom na siya. Sasandok na sana siya ng kanin nang bumukas ang pinto. Kumabog ang dibdib niya. Hindi niya magawang lumingon sa likuran. Pinakinggan lamang niya ang yabag na papalapit sa kanya. Sumiksik sa ilong niya ang matapang na pabango ng lalaki. May sinusitis pa naman siya at allergic sa matatapang na pabango o floral scent. Hindi niya napigil ang pagbahing. Huli na natakpan niya ang kanyang ilong. His sneezing in front of the food was not a good behavior, lady. Sabi ng bariton ng boses ng lalaki. Naisip pa lang ni Bella na lumingon sa likuran ay nasa harapan na niya ang matangkad na lalaki. Paulit-ulit siyang bumuntong hininga habang sinusuyod ito ng tingin. Napako ang paningin ni Bella sa mukha ng lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Parang magnet na nakasunod ang paningin niya sa mukha nito nang makaupo na ito. Hindi niya maikakaila na gwapo ito. But there's something on his face that she couldn't compare to other guys. He looked serious, neat, dominating, and had a sharp pair of mahogany brown eyes. Para itong banyaga, matangos ang ilong, makinis ang kulit sa katamtaman ng puti, maninipis ang mga labi na nataralang pamumula. Maliwala sa mukha nito dahil sa clean-cut na buhok. Obvious na bagong ligo, fresh na fresh, nakasuot ito ng puting polo na nakasiksik sa abuhin pantalon ng laylayan. Nakabukas ang dalawang botones sa itaas ng hapit nitong polo, kaya baka tamatipon ng dibdib? Ito ba ang bagong boss ng papa niya? Ang bata naman ata, hindi naman ito kamukha si Mr. Romualdo kung ito na nga anak niya. How are you, Bella? Seryosong tanong nito habang diretsyong tingin sa mga mata niya. Pakaramdam ni Bella ay pinapaso siya ng titig nito. Nasurpresa siya nang malam nito ang kanyang pangalan. Marahil sinabi nito ng papa niya tungkol sa kanya. Bumugas siya ng hangin. Okay lang naman po. Naiilang niyang turan. I'm Cian Mondragon, the only son of your father, late boss. Pakilala nito. Napanganga si Bella. Ito na nga ang anak ni Mr. Romualdo Legazpi. Nice to meet you po. Pilit ang iting bati niya. Hindi siya mapakali. Pakiramdam ni Bella ay nagsisiga ng apoy sa kanyang paligid. Gusto na kaagad niyang matapos ang almusal. Bakit niyo po pala ako pinapunta rito? Hindi natimping tanong niya sa lalaki. Let's have a breakfast first, sabi lang ito. Hindi na siya nagsalita. Kumuha na siya ng pagkain. Namayani ang ilang minutong katahimikan. Naiilang siyang kumain. Kahit hindi ni Bella tingnan ay ramdam niya na may nakamasid sa kanya. Gusto pa naman niya ang ulam, beef rolls at tuna fillet. Hindi tuloy siya makabuelo ng kain. Bumagal ang pagsubo ni Bella nang maalala si Brian. Isang seaman si Brian, isang beses sa loob na 3 buwan ang uwi nito. Naiinis pa rin siya habang iniisip ang senaryo sa bar. Alam niyang nawawalan talaga ng kontrol sa sarili si Brian kapag nalalasing. Kaya ikinonsidera niya ang sinabi noon ng kaibigan lang si Alicia. Pero hindi niya maiwasang isipin na tama si Iya na niloloko lang siya ni Brian. Dahil sa sinabi ni Iya tungkol kay Brian ay hindi na siya mapakali. Kailangan niya ito makausap ng masinsinan. Kung talagang hindi na siya nito mahal, sana walang lokohan. Hindi naman siya maghahabol kung talagang ayaw na nito. Pero hindi pa siya handang masaktan. Saglit lang po ba tayong mag-uusap, sir? Mamaya'y tanong ni Bella kay Cian. Hindi ito sumagot. Patuloy lang ito sa pagsubo. Hinintay na lamang niya matapos ang almusal. Panay ang sipat ni Bella sa kanyang rilong pambisig. Nag-text na siya kay Brian pero wala pang reply. Balak niya nang puntahan ito sa bahay ng mga ito. Are you alright? Tanong ni Cian habang nakatitig sa kanya. Matabang siyang ngumiti. Nakakapaso ang titig nito kaya hindi niya magawang tingnan ito sa mga mata. Pwede bang lumabas sandali? May tatawagan lang ako. Paalam niya. Tapos naman na siyang kumain. Go ahead. Tumayo siya at lumabas. Nagdial siya sa cellphone. Hindi sumasagot si Brian sa tawag niya. Inulit niya pero wala pa rin sagot. Maya-maya lumabas na ng dining room si Cian. Follow me, sabi nito. Napasunod naman siya rito. Ang tangkad nito, may 6 foot na ata ang taas, ang lapad ng likod. Matikas at lalaking-lalaking maglakad, ang bilis. Pumasok sila sa glass door. Inikot niya ng tingin sa malawak na pasilidad na iyon. May salaset sa gitna at nakapaligid ng bookshelves na puno ng iba't ibang libro. Umupo sila sa couch na magkatapat. Ano po bang sasabihin niyo, sir? Magalang niyang tanong. Seryosong binata, wala siyang mabasang emosyon sa mukha nito. Pero pansin niya na tila may malalim na lungkot sa mga mata nito. She believes that eyes can't hide the emotions that people were trying to ignore.
She could feel a bit mysterious in Sian's appearance. Hindi ni Bella masaway ang sarili na kilatisin ito. Ibinaba ni Sian ang tingin sa nakasupling niyang mga kamay. Your father entrusts you to me, and I promise to do my best to protect you. Wika ni Sian, walang paligoy-ligoy. Anong ibig mong sabihin? Nasaan bang papa ko? Naging uneasy si Bella. Natigil siya sa pagkilatis dito. She's still in Florida, hindi pa siya makakauwi. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Nababahalan tanong niya. I don't want to hide you the truth, Bella. Your father was trapped on his previous boss in Florida. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan at naakusahan siya. Nakulong siya roon. Ano? Napabalikwas si Bella. Ginupo siya ng takot. Kasunod doon na yung pagpuyos ng kanyang damdamin. Uminit ang bawat sulok ng kanyang mga mata at lumaya ang manipis niyang luha. Kailan siya makakalaya? Bakit wala kang ginagawa, ha? Humihikbing tanong niya rito. Mapanganib ang mga taong may hawak sa kanya. We still find ways to help him but it may takes time. Nanganganib din ang buhay mo, Bella. The enemy wants to take you. Wika ni Sian. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.